Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw din po sa ating mga SDO Nueva Ecija Key Officials sa pangunguna po ng ating Schools Division Superintendent, Sir Jesse D. Ferrer. Gayon din po sa ating mga Assistant Schools Division Superintendents, Ma'am Mina Gracia Acosta at Sir Ronilo Hilario. Pagbati rin po ng magandang araw sa ating CID Chief Dr. Jane M. Garcia at sa ating pong mga APSS. Isang magandang araw po sa ating lahat. At ako po, si Gerald S. Ramos, isang guro mula sa Zaragoza Central School, ang magpapakitang turo po sa inyo sa pagbasa ng kwento. Atin pong simulan ang ating pakitang turo sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang patuloy po naming natatanggap mula sa iyo. Salamat po sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng malusog na pangangatawan, sa katalinuhan, Panginoon. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mga biyaya. Lord God, hinihiling po namin ang inyong patnubay at gabay sa araw na ito, sa mga sandaling ito, upang magampanan namin ng mahusay ang aming tungkulin, Panginoon. Lord God, ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo pumunta sa ating kwentuhan o talakayan, ay dumako muna tayo dito sa kwentkantahan, kung saan akin po kayong kakantahan. Halina tayong matuto ng bagong kaalaman ngayong kwentuhan kasama nyo si Teacher G. Okay, ngayong araw pong ito, si Teacher G ang inyong lingkod ang makakasama ninyo sa kwentuhan. At syempre, meron din tayong matsayang trivia. Mayroon tayong mystery word. Ito ang salita na ating hahanapin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan. Kaya naman, tulungan mo akong sagutin ang mga katanungan. Ang unang letra ng bawat sagot ay ang bubuo sa ating mystery word. Kaya naman, atin nang simulang sagutin ang mga katanungan. Unang katanungan. Ito ay salitang tumutukoy sa isang bagay na nadaanan na ng panahon pero magagamit pa. Mayroon tayong apat na letra para sa salitang ito. At naibigay na sa atin ang unang letra o ang letrang M. Kaya naman pagkatapos ng 10 segundo ay ating sagutin ito. Ang sagot natin dito ay ang salitang luma. Kung ito ang inyong kasagutan, mahusay. Ito ay salitang tumutukoy sa isang bagay na nadaanan na ng panahon pero magagamit pa. Ngayon, ang unang salita o ang unang letra sa salitang luma ay letrang L. Saan kaya nakapwesto sa ating mystery word ang unang letra sa salitang luma o ang letrang L? Ngayon, ating tingnan. Nasa gitna o nasa ikaapat na letra. At ang susunod ay nasa ikaanim na letra ng ating mystery word
Okay, meron na tayong nasimulan sa ating mystery word. Kaya naman, ipagpatuloy natin ito. Ikalawang tanong, ito ay nangangahulugang pagsasanay upang malinang ang iyong kakayahan. Mayroon na tayong clue na nariyan sa ating screen. At pagkatapos ng 10 segundo, ay ating sasagutin ito. Ano kaya ang salitang ito? Isagot ninyo ang inyong mga kasagutan sa ating comment section. At ang ating sagot dito ay ang salitang ensayo. Kung iyan ang inyong kasagutan, mahusay. Ang salitang ensayo ay nangangahulugang pagsasanay upang malinang ang iyong kakayahan. Okay? At ang unang letra sa salitang ensayo ay ang letrang E o E. Ngayon, tingnan natin kung saan ba nakapwesto ang letrang E sa ating mystery word. Ang letrang E ay nasa pagitan ng dalawang letrang L. At ang ikalawa ay ang nasa dulong letra. Ayan, malapit na nating mabuo ang ating mystery word, kaya naman, ipagpatuloy pa natin ito. Para sa ikatlong katanungan, ito ay kinakalabit upang tumunog ang isang string instrument. Ano kaya ito? Atin nang pag-isipan ng sagot at pagkatapos ng 10 segundo ay sagutin natin ito. Kung mayroon kayong naiisip na kasagutan, ay pwede ninyong i-type dyan sa ating comment section. At ang kasagutan natin dito ay ang salitang kuwerdas. At kung ito ang inyong kasagutan, mahusay. Ang salitang kuwerdas, ito ay kinakabit o kinakalabit upang tumunog ang isang string instrument. At ang tinatawag nating string instrument dito ay isa sa mga pangkat ng instrumentong pangmusika na kung saan ang kuwerdas ang kinakalabit upang tumunog ito. Ngayon, ano ang letra, unang letra sa salitang kuwerdas? Ito ay ang letrang K. Kaya naman, tingnan natin kung saan ba nakapwesto ang letrang K sa ating mystery word. Okay, handa na ba? Ang ating letrang K ay nasa ikalawang letra ng ating mystery word. Isa na lang o konti na lang, dalawang letra na lamang ang nawawala sa ating mystery word. Kaya naman, tayo nang ituloy-tuloy ito upang makita na natin o mahanap na natin o malaman na natin ang mystery word na ito. Ang ika-apat na tanong, ang kasing kahulugan ng salitang ito ay labis, sakdal, at napaka. Ano kaya ito? Pagkatapos ng 10 segundo, ay sasagutin natin ito. Ang oras ay nagsimula na. At ang kasagutan natin dito ay ang salitang ubod. Kung ito ang inyong kasagutan, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ubod ang salitang kasing kahulugan ng labis, sakdal, at napaka. Kaya naman, ano ang unang letra ng salitang ubod? Ito ay ang letrang U. Kaya naman, tignan natin sa ating mystery word kung saan ba nakapwesto ang salitang o ang letrang U. Okay, ang unang letra, nasa unahan. At nasa ikatlong letra ng ating mystery word. At ang ating mystery word ay ang salitang yuku
Lele. Ayan, kung ito ang inyong nahulaan o nasagot sa ating mystery word, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil tumpak ang inyong mga kasagutan. Mahusay! At syempre, ito ay may kaugnayan sa ating kwento ngayong araw na ito. Ngunit bago yon, tingnan nyo muna ang larawang ito. Ano ang napapansin ninyo sa larawang ito? Anong instrumento o ano ang pangalan ng instrumento na nakikita ninyo sa screen? Nakagamit na ba kayo nito? Ito ay ang instrumentong ukulele. Kung hindi pa kayo nakagamit nito, ano ang instrumentong pangmusika ang inyong nagamit na? Ano ang nararamdaman nyo kapag gumagamit kayo ng instrumentong pangmusika? Kayo ba ay masaya? Kung gayon, alamin natin kung ano nga ba ang hatid ng lumang ukulele sa ating istorya ngayong araw na ito. Ngunit bago tayo tuluyang dumako sa ating kwento, ay pumunta muna tayo dito sa kwentahan. Makinig manood matuto dito sa ating kwento. Makakasama nyo ako sa pagtuklas ng mga aral nito. Ako si Teacher G, ang kasama nyo. Sabay-sabay tayong matuto sa aral nito. Okay. Kaya naman, paano nga ba nasusukat ang pagiging isang magaling na musikero? Alamin sa kwentong nakapaloob sa aklat na ito kung paano naibahagi ng ating bidang si Tina ang kanyang kakayahan at talento sa musika gamit ang pinaglumaang instrumento. Ngunit, bago yan, atin munang pasalamatan ang may akda ng kwentong ito. Siya ay walang iba kung hindi si Ma'am Charlene Likay-Likay from SDO Mandaue City. Kaya naman, Teacher Cha, maraming salamat sa inyong pagpapahiram sa amin ng kwentong ito. Ang pamagat ng ating kwento ay ang lumang ukulele. Sa wakas, si Ginang Granado na ang susunod naming guro. Mabilis kong inihanda ang aking mga gamit para sa klase niya. Gustong gusto ko talaga ang klase ni Ginang Granado dahil siya ay ubod ng bait. Nang dumating na siya, sabay-sabay kaming bumati sa kanya. Agad naming kinanta ang awiting itinuro niya. Kinakanta namin ito araw-araw pagkatapos namin siyang batiin. Ano kaya ang laman ng bag ni Ma'am? Tanong ko kay Pipay. Hindi ko rin alam, Tina. Ngayon ko lang din nakita yan. Sagot ni Pipay. Nagtataka ang lahat sa bagong bag ni Ginang Granado. Ano kaya ang laman ng bag ni Ginang Granado? Atin ang tuklasin. Ituloy natin ang kwento. Nang binuksan na niya ito, ay bigla kaming napasambit ng wow! Iyon pala ay isang maliit na gitara. Pero kakaiba iyon dahil apat lang ang kwerdas. Biglang tinugtog ni Ma'am ang isang awiting pambata. Namangha kaming lahat. Ang galing talaga ni Ma'am.
sigaw ng kaklasikong si Epoy. Pagkatapos ng kanta, ipinaliwanag ni Ginang Granado kung bakit siya ay nagdadala ng instrumento. Ito ay isang ukulele. Simula ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano ito patutugtugin, gaya ng ginawa ko. Ang sabi ni Ma'am, sa mga susunod na araw, nagsidalahan ng mga bagong ukulele ang aking mga kaklase. Ang ganda naman ng ukulele ni Pipay, papuri ni Ginang Granado. Aba syempre, mamahalin kasi ito, sagot ni Pipay. Halos lahat ng mga kaklase ko ay binilhan ng bago, maliban sa akin. Pag-uwi ko sa bahay, sinabi ko kay tatay na kailangan namin sa klase ang ukulele. Tay, pwede niyo po ba akong bilhan ng ukulele? Tanong ko sa kanya. Tumugon lang siya ng ngiti at pumasok sa kanyang silid. Bakit kaya pumasok sa silid ang tatay ni Tina? Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ating ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Lumabas siya sa kanyang silid habang tinutugtog ang lumang ukulele na punong-puno ng alikabok, sintonado at sira-sira pa. Hindi ko pa kayang bumili ng bago, anak. Hayaan mo, aayusin ko ito. Dinikitan ito ni tatay at saka binalot ng masking tape. Ayan, ayos na. Maaari mo na itong gamitin. Pagmamalaki pa ni tatay. Baka mapapahiya po ako kung ito ang gagamitin ko. Paliwanag ko sa kanya. Tiyak na pagtatawanan lang ako ng aking mga kaklase. Dagdag ko pa. Alam mo ba, anak? Ito ang ukulele ng kuya mo noong siya ay kasing edad mo. Luma man ito, pero natuto pa rin siyang tumugtog nito. Kinabukasan, sinimulan na ni Ginang Granado ang pagtuturo sa amin. Nang nilabas ko ang aking ukulele, lahat ng mga kaklase ko ay tumingin sa akin. Bakit kaya tumingin ang mga kaklase ni Tina sa kanya nang inilabas niya ang kanyang ukulele? Ano kaya ang iniisip ng mga ito? Tingnan natin. Tamang-tama, Tina. May ukulele ka na. Ang sabi ni Ma'am, para akong natutunaw sa kahihiyan habang tinotono niya ito. Pagpasensyahan niyo na po ito, hindi kasi ako binilhan ng bagong ukulele ni tatay. Ang sabi ko kay Ginang Granado. Nagtawanan ang mga kaklase ko. Mukhang zombie na ang ukulele mo, Tina. Nagagamit pa ba yan? Tukso nila sa akin. Pinagsabihan ni Ma'am ang mga nanunukso sa akin. Sabi niya, wala sa kulay o disenyo ng instrumento ang pagiging isang magaling na musikero, kundi sa angkin nitong galing at kagustuhang matuto. Huwag mo silang pansinin, Tina. Pagbutihin mo na lang ang pag-iensayo at tiyak na malayo ang mararating mo. Payo niya sa akin. Nasiyahan ako sa sinabi ni Ma'am. Simula noon ay sinikap kong pag-igihan ang aking pag-iensayo.
paulit-ulit kong tinutugtog ang kanta. Tinutugtog ko ito sa harap ng salamin, tuwing umaga, pati na rin sa gabi sa harap ni natatay at kuya. Habang tumatagal ay unti-unti kong nalilimutan na lumang-luma na ang ginagamit kong ukulele. Pinayuhan ako ni kuya na dapat dahan-dahan ko itong hahawakan at pupunasan pagkatapos gamitin. Dumating na ang araw ng presentasyon. Magkahalong saya at kaba ang nararamdaman namin. Ano kaya ang magiging resulta ng presentasyon ni Tina at ng kanyang mga kaklase? Alamin natin. Pipay, Epoy at Tina, kayo na ang susunod, sabi ni Ginang Granado. Tumayo kami agad, dala ang aming ukulele. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ano itong nararamdaman ko? Kaya ko to, paulit-ulit kong binubulong sa aking sarili. Sinimulan na namin ang pagtugtog. Sitsiritsi, talibang-bang, sa laginto, sa lagubang, ang babae sa lansangan, kung bumirit parang tandang. Sa kalagitnaan ng aming pagtugtog, biglang napatigil sina Pipay at Epoy. Nakalimutan ko ang kasunod, sabi ni Epoy sabay kamot sa kanyang ulo. Hindi po talaga ako nagkakapag-ensayo, ma'am, dagdag pa ni Pipoy. Sa kabina ng lahat, pinagpatuloy ko ang aking pagtugtog. Nang matapos ko ang aking pagtugtog, lahat ay nagpalakpakan at naghiyawan sa tuwa. Mahusay ka, Tina, sambit ni Ginang Granado. Pag-uwi ko sa bahay, binalitaan ko sina tatay at kuya sa nangyari. Simula noon, ang aking mga kaklase ay nagpaturo sa akin habang gamit ko ang pinaglumaang lumang ukulele. Iyan, at dyan natatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Sana ay mayroon kayong napulot na aral sa ating kwentuhan. Kaya naman, tingnan natin kung natandaan ninyo ang ating kwento o may naiwan sa inyong kaalaman patungkol sa ating kwento. Kaya naman, dito tayo sa matiyang sagutan. Kung saan, sasagutin natin ang mga katanungan tungkol sa ating kwento. Unang katanungan, sino ang bida sa kwento? Sino kaya ang bida sa kwento? Kung alam ninyo ang mga kasagutan, pwede ninyong i-comment sa comment section ang sagot. At ang kasagutan dito ay si Tina ang bida sa kwento. Kaya naman, kung ito ang inyong kasagutan, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili at kayo ay mahusay. Dumako tayo sa ikalawang tanong. Ano ang ginawa ng kanyang tatay para may magamit si Tina sa presentasyon? Ano kaya? Tingnan natin kung ano ang tamang kasagutan. Inayos ng kanyang tatay ang lumang ukulele. Dahil hindi kayang bumili ng bagong ukulele, ay inayos na lamang ng kanyang tatay ang lumang ukulele na ginamit ng kanyang kapatid. Ikatlong tanong, paano napabago ng guro ang pananaw ni Tina sa kanyang lumang
ukulele. Paano kaya ang ginawa ni Ginang Granado? Tingnan natin ang tamang sagot. Binigyan ng motibasyon si Tina ni Ginang Granado. Sa parte ng kwento kung saan tinotono ng kanyang guro na si Ginang Granado ang kanyang lumang ukulele, doon niya naunawaan o napabago ang pananaw ni Tina sa pagkakaroon ng lumang ukulele. Dahil sabi ng kanyang guro, hindi sa itsura o sa kulay ng instrumento ang pagiging isang magaling na musikero. Okay? Dahil kung meron kang puso sa pag-iensayo ay magiging mahusay ka sa iyong ginagawa. Ika-apat na tanong, ano ang napakahalagang nangyari kay Tina sa presentasyon? Ano kaya? Tingnan natin. Ang sagot dito ay, natapos ni Tina ang pagtugtog gamit ang kanyang lumang ukulele. Diba? Sa pamamagitan ng lumang ukulele na ibinigay sa kanya ng kanyang ama, ay natapos niya ang kanyang presentasyon ng may husay at galing. Ikalimang tanong, ano ang aral na napulot natin sa ating kwentong pinamagatang ang lumang ukulele? Ngayon, kung ano ang inyong napulot na aral ay maaari ninyong i-type dyan sa comment section ang mga aral na napulot ninyo dito sa ating kwento. At ang aral natin dito ay kahit luma ang gamit, kapag may puso sa pag-iensayo, tagumpay ay makakamit. Tulad ng sabi ni Ginang Granado na kapag mayroon kang motibasyon o pagpapahalaga sa pag-iensayo, sa pagiging mahusay sa isang gawain, iyong makakamit ang tagumpay. Kaya kahit ano pa ang gamit mo, kahit luma pa yan o pinaglumaan ng iyong kapatid o ng kahit na sino man, kung mayroon kang puso sa pag-iensayo, ay tagumpay makakamit mo. Diba? Yan ang aral na dapat nating isapuso at isabuhay bilang isang mabuting tao. Okay, para sa ating gawain 1, isaayos ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Isaayos ang larawan sa tamang pagkakasunod-sunod nito. Isulat sa patlang ang bilang 1 hanggang 6 bilang tanda ng pagkakasunod-sunod. Handa na ba ang bawat isa? Alam ko na handa na ang bawat isa, kaya naman atin nang simulan. Narito ang mga larawan ng mga pangyayari sa ating kwento. Ngayon, sa mga patlang ay lalagyan nyo lamang ng bilang na 1 hanggang 6 at pagsusunod-sunurin natin ang kwento. Kayo ay maaari ng magsagot. Ngayon, atin nang sagutin ang o atin nang pagsunod-sunurin ang pangyayari sa kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa patlang. Ngayon, ang tamang kasagutan sa gawaing ito ay ito. Ayan. Ang nauna ay ang nasa gitna, ikalawa ay nasa gilid, at ang ikatlo, yung nasa gilid sa kanan. Ikaapat, yung nasa gitna sa ibaba. Ikalima ay yung nasa gilid sa kaliwang bahagi, at ang ika-anim ay ang nasa gilid sa kanang bahagi sa ibaba. At ito ang tamang pagkakasunod-sunod. Ang unang larawan ay nagpapakita kung saan ipinakita ng guro ang instrumentong ukulele. At sa ikalawang larawan naman ay ang pangyayari kung saan ang lahat ng mga bata ay nagdala ng bagong ukulele maliban kay Tina
dahil hindi nga kayang bilhin ng kanyang ama ang bagong ukulele. At sa ikatlong larawan ay ang nagpapakita dyan na kinuha ng kanyang ama sa kwarto o si Lid ang lumang ukulele ng kanyang kuya at inayos ito para sa kanya para mayroon siyang magamit sa klase ni Ginang Granado. At yung ika-apat na larawan, yan ay nagpapakita ng pangyayari kung saan pinagtawanan ng mga kaklase niya si Tina dahil sa lumang ukulele niya. At yung ikalima, yan yung pangyayari kung saan nagpresenta na ng kanyang presentasyon sa klase si Tina. At yung ika-anim na larawan ay nagpapakita na tapos na o nagkaroon na ng resulta ang kanyang presentasyon. At dito rin sa larawang ito na ipakita ang pangyayari na naging maganda ang resulta ng kanyang presentasyon at ang kanyang mga kaklase ay sa kanya na nagpapaturo gamit ang kanyang lumang ukulele. Yan ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa ating kwento. Kaya naman mahalaga ang bahaging ito sa ating talakayan dahil dito natin malalaman ang lubos na pagkaunawa o pagkakatanda ninyo sa ating kwento. Dito rin natin malalaman na talagang natuto kayo o na tandaan ninyo ang ating kwento. Para sa ating ikalawang gawain, kayo ay aking papangkatin sa dalawa. Magkakaroon tayo ng dalawang grupo, okay? Mula sa istorya na inyong napakinggan, inyong isasadula o isa sa buhay ang aral sa ilan sa mga tagpo nito. Kayo ay aking bibigyan ng 10 minuto bilang paghahanda o pag-iisip kung paano ninyo maisasadula ang ilan sa mga tagpo ng ating istorya. At para sa ating pagtataya, ibuod ang napakinggan o nabasang kwento sa pamamagitan ng sariling salita. Base sa inyong napakinggang kwento, kayo ay susulat ng isang buod o nilagom na kwento batay sa inyong napakinggan. Okay? Gagawin ninyo ito sa isang buong papel at gagamit kayo ng inyong sariling salita. Hango din ito sa kwento na inyong napakinggan. Para naman sa inyong takdang aralin, magbasa ng isang kwento at ibuod ito sa pamamagitan ng sariling salita. Dito naman sa inyong takdang aralin, kayo ay hahanap ng kwento na maaari ninyong basahin. At iyon ay inyong ibubuod at inyong isha-share sa atin o ibabahagi sa ating susunod na talakayan. Okay? Kaya naman, dito na nagtatapos ang ating talakayan. Nawa ay mayroon kayong natutuhan sa ating talakayan ngayong araw na ito. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Ako muli, ang inyong guro, Gerald S. Ramos, at maraming salamat.